So guys, I have here the shrimp, and I'll be making video again. Paano maglinis ng hipon or paano tanggalin yung bitukan niya. This is it. So ito na yun, nilatag ko na siya sa lambana and mataba po yung shrimp and fresh na fresh. Guys, ito na po yung shrimp, no? Yan. Tatanggalin po ito. This one. Using, namin yung gunting. And pinapagun siya. And then, itong matulis na to, guntingin ko din. Nakatatamos eh. Tandahan. And then, nakulog siya. And then, simulan na po natin yung pagtanggal ng bitukan niya. And then, sunod na po natin yung pagtanggal ng bituka. And as you can see, may mga grooves dito. So, shrimp. And then, dito ko po siya first na hugutin sa first groove. Yung malapit sa ulo. Then, tusok lang po. Dapat mahaba yung ano. Ah, dapat matulis yung kutsilyo na gagamitin. And then, tusok. Nilandahan. Then, pull. Then, line yung bituka niya. Then, pull. And then, paulit-ulit lang po siya. Paulit-ulit mo lang kung gawin to. Puputol ng ito parang tawag nito na sa ano sa shrimp. Hindi ko alam tawag. Saka ito din mga tulis na to. Sandali yun. Tandahan. And then, tusok ulit. So, pull mo yung bituka niya. Ito yung bituka. And then, again ulit. Then, putol dito. Putol here. And we'll try another one, yung stick. This is made of coconut stick. Ayong stick na coconut. So, pag nilin ko chili, pwede rin toothpick na malinis. Yung stick na galing sa coconut leaves. And then, puso. And, nila. Makupol mo din siya. Manipis yung dito ka niya. Yan, manipis yung bitol para may nakikita pa ako dito na naitim. Papa pa siya. So, tutusokin ko pa siya dito banda. So, yan. Ang taba. Masan ko lang yung kutsili. Mas mainam. Mataba ang shrimp kasi mataba din ang bituka niya. So that's it guys. Eh. I will continue sa paglilinis na ng shrimp. So ito na yung shrimp na nalinisan ko guys. And thank you for watching. Click like and subscribe.